Jubilito TV Official. Hey, what's up mga kabagis and kalingap? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Sa isang lugar sa ibayang bansa, meron tayong kasangga na tumutulong din sa kapo na sa puso ang pagtulong itatama ang mali. OFW yung bayani na hindi pa uhuli. Saan ka man sa mundo, kakampi natin siya. Kasama ang mga maaasahang grupo niya. Makabagong bayani sa Team Koos, kabahagi katuwang ng Team Kalingap sa pagtulong sa mahirap. Alright, anyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa pong pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kalingap at kabagis. At kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon, ay naway patnubayan po sana kayo na lumika na maayos na pangangatawan at lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap at kabagis, no? So for today's reaction video mga kalingap at kabagis, ay gagawin ko lamang po ng reaction at magbibigay na rin po ako ng sarili ko pong opinion dito nga po sa naging previous video upload nga po ni Bobby TV 143. Ayan nga po mga kalingap at kabagis, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Bobby TV 143, sana naman po ay pakipasyalan at pakisuportahan po ang kanyang channel. At the same time ay tangkilikin po natin yung mga ina-upload pong video ni Bobby TV 143 na talagang isa sa mga inaasahang kanang kamay po ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang programa. Ilalagay ko po yung link ng channel niya po sa ating description box. At sana po, pakisuportahan po, Bobby TV 143. At ayun ang mga kalingap at kabagis, no? Sa kanya pong previous video upload ni Bobby TV 143, ay pinasyalan niya nga po itong si Ate Melissa. At syempre po, kinumusta po. At base nga po sa pagkukumusta ni Bobby TV 143 kay Ate Melissa, ay naikwento niya nga po mga kalingap at kabagis na medyo nai-stress nga daw po siya ngayon. At may mga kadahilanan mga kalingap at kabagis kung bakit po nai-stress si Ate Melissa. Kung tutusin, dapat hindi na po siya mai-stress dahil nga po nakita naman po natin na talagang malapit na pong matapos yung pabahay niya. At mga ilang linggo na lamang po ay ito-turnover na po yan ni Kuya Bal Santos Matubang. And secondly, andyan na po, kompleto na po yung mga anak niya, sila Jimel, sila Monica, and recently yung dalawang kambal niya po ay naibalik na rin po sa kanya. Pero mga kalingap at kabagis, hindi po iyon yung ini-stress or yung iniinda nga pong iniisip ni Ate Melissa, bagkos ang iniisip niya naman po ngayon yung kabuhayan nga po. Dahil nga po mga kalingap at kabagis, alam naman po natin na itong si Ate Melissa ay single mother po na itinataguyod po yung kanyang mga anak. Kagaya rin po ni Ate Maylin na single mom na itinataguyod din po yung kanyang mga anak. Kaso nga po mga kalingap at kabagis, ang naging problema po dito kay Ate Melissa ay ito nga pong naging issue patungkol nga po sa pagbabalik ng dalawang anak niya nga po sa kanya. From Maribik, ito nga po ang issue. Dahil nga po sa kanilang pag-uusap yata dito sa MSWD daw po, kailangan daw po ay talagang yung full attention ng pag-aalaga nga po dito sa mga bata ay kailangan niyang ibigay. Kaso nga po, alam naman po natin na talagang itong si Ate Melissa ay yung pangkabuhayan niya nga po ay nasa pagtitinda nga po ng gulay sa palengke. At ang isa nga po sa ini-stress ni Ate Melissa ay naaapektuhan na rin po yung pagtitinda niya po or yung paglalako niya ng gulay sa palengke. Dahil nga po, sabi nga daw po sa usapan na pag napabayaan daw po ay sasabihin babawiin na naman daw po. Ayun nga po ang hindi ko maintindihan dito nga po sa sistema, dito nga po sa ating family code, dito nga po sa Pilipinas, na kumbaga, di ba? Meron naman pong bot na mga, meron pong mga sitwasyon na kung saan ay ang bawat parehas na magulang po ay nagtatrabaho. At ipinagkakatiwala na lang po minsan yan sa mga kamag-anakan, sa mga nanay, sa mga kapatid. Pero ang hindi ko po maintindihan dito mga kalingap at kabagis, no? Bakit ginawa pang kondisyones yung pag hindi po naalagaan ng mabuti ay babawiin po? Which is sa tingin ko mga kalingap at kabagis ay napaka inappropriate po yung ganung sistema. Ano po yung basehan na babawiin yung mga bata? Si Melissa po yung biological mother at kaya nga po binawi para po makapiling, at kaya nga po nagtatrabaho si Ate Melissa ay para mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak niya.
Ayun lang naman po ang talagang alam nyo hanggang ngayon mga kalingap at kabagis ay iniisip kong bakit naisama yung mga ganong klaseng usapan or agreement sa barangay man o sa MSWD o kung saan man po sila nag-uusap, di ba? Kaya ito, ini-stress ni Ate Melissa na naapektuhan ang kanyang kabuhayan dahil nga po syempre kailangang maipakita na talaga nga pong inaalagaan itong si Jimel at si Monica at yung mga anak niya. Kaya nga po ang nasasacrifice dito, yung kabuhayan. At paano mo naman po mabibigyan ng magandang kinabukasan ng inyong mga anak ay kung hindi ka naman po magtatrabaho. Kaya nga po mga kalingap at kabagis, meron po tayong mga video clippings dito na hiniram po natin kay Bobby TV 143. Sabay-sabay po natin panoorin at sa pagkatapos po ng video ito, magbigay po kayo ng sarili po ninyong opinion patungkol nga po dito sa issue ni Ate Melissa patungkol nga po dito sa kanyang iniindang stress po. Tara po mga kalingap at kabagis, panoorin po natin. Ate Melissa, kumusta na po? Okay lang po, hindi nga po nakakatila. Bakit naman? Na-stress ako sa sabi ng tao sa akin. Ayan ka na naman, nagpaniwala ka naman doon sa sabi ng tao. Diba? Huwag mo silang intindihin natin. Diba? Ba't ka na-stress? Anong sabi sa iyo, baga? Bang! Sa mga ginabaga po ni Maribig. Ha? Sa mga ginabaga ni Maribig. Ni Maribig? Pero hindi ka ba masaya na andito na sa iyo yung mga bata? Masaya po ako. Ang ano ko lang po. Hindi ako nakakatenda kasi po. Marami silang sinasabi sa iyo? Nag-usapan po kami sa ano. Na? Sa barangay? Pagkuha ko po dito sa bata. Oo. SWD. Kaya nga po ako nakapagpapun natin. Kailangan ikaw magbabantay? Doon nga po ako na-apektuhan kasi hindi pa ako makatilos ng maayos. Talong lalo na nagtitinda po ako. Pagtitinda po. Pitado talaga, ano? Pagtitinda ko na-apektuhan. Mayaan mo ating Melissa. Huwag ka mag-alala. At ito na nga, nasa iyo na. Talong lalo na pinagsalitaan nila ako ng ganyan. Masakit na salita, binitawan nila? Laban sa iyo? Hmm. Eh, anong sagot mo sa kanila? Anong sagot mo sa kanila? Anong sinabi? Di ka nalang umimik? Hindi nalang po. Nayaan ko nalang po sila magpara sa iyo. Oo, Ate Melissa, ano? Huwag ka na ma-stress, Ate, kasi pag na-stress ka, ikaw ang kawawa dyan. Noong una, andito na sa iyo mga bata, oh. Alagaan mo nalang ito. Ano ko ito po, eh? Sayang din po ang ano ko. Kita. Kita ako sa college ko. Tapos kung saan din, parang sila din nagsisira sa ano, buhay namin ng anak ko. Eh hindi, talagang ayaw niyang tumigil kasi nga siyempre naibalik na sa iyo yung mga bata ay. Oh, hindi yan titigil. Kaya nga dapat lakasan mo loob mo. Huwag ka magpa-apekto sa kanila. Hanggat maaari, lakasan yung loob mo. Hanggat na nandito naman si Kuya Bal ay si Rab, nandito kami. Tutulong naman kami sa iyo. Titinda ako tapos sa bawat paligid ko po. Sa paligid. Ikaw pinag-uusapan? Pag-uusapan, diba? Ay, oo. Totoo. Siyempre, ang isip ng tao, natin na. Siyempre, wala naman silang alam sa katotohanan, diba po? Totoo. Tapos, pagkasalitaan ka na lang po ng ganyan. Diba po, masakit yun, nakaka-stress. Hindi ka kumbaga, makita mo sila, pinag-usapan ikaw. At ayun na, mga kalingap at kabagis, no, nakita nyo naman, pati nga po yung isa sa mga concern din po ni Ate Melissa, yung mga marites na kasamahan niya nga po nagtitinda sa palengke na kung saan ay pag nakatalikod nga daw po itong si Ate Melissa, ay pinag-uusapan din po siya. Talagang only in the Philippines, ika nga mga kalingap at kabagis, na talagang ang chismis is life. At ayun na mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. Ay nasamahan niyo po si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, United Kalinga Partners, Unicap. Subscribe nyo na po ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, member of Karepa, part of Team Cause. As I always say, mga kalingap and kabagis,
peace. God bless po. Bye-bye.